Kasi ang sarap umapak sa bato. Live from the Love Mix Studio, DJ Sprocket, Sprocket in the mix. This is the mix of DJ Low. Ayan na guys, nandito ako sa taas ng bato at ikot ko kayo ng 360 para makita nyo yung kabuuan ng Dolomite Beach, kung gaano siya kalaki para sa mga namamasyal dito sa Manila. So ganyan siya kalapat, ganyan siya kalaki. Itong tinutungkuran ko dito ay phase 2 na. At sarado itong area na ito. Bawal pa rin ito ang pumunta. Boundary lang ito. At mayroong malaking sako dito na may buhay. At bawal pa dito. So tingnan nyo sa likod, wala pang tao. Pero dito sa harapan, napakarami ng tao. So dito, siguro inaayos pa lang nila para maiduktong yung white sand sa black sand para malawak-lawak yung masyala ng tao. So, ayan, maraming pumapasok, maraming na rin lumalabas kasi gawa ng mainit. Mainit dito sa area na to. So tingnan nyo, bisitahin nyo at kung may time kayo, pwede naman kayong mamasyal dito. Okay naman siya para sa lahat. Ayan, guys, nag-ikot na tayo dun sa pinaka rock formation. So, nandito tayo ngayon sa gitna ng Dolomite Sand kung saan na napakarami ng namamasyal. At kung nakikita nyo naman, napakaganda na ng beach dito. Napaka lawak at sarap pa siya lang. So dito, nakikita mo halos lahat gusto magpainit, magpailad sa araw. Ayan. So ikot-ikot lang tayo dito hanggang sa dulo. Kita nyo ay napakaraming vlogger dito na namamasyal. So, malawak, malawak ang area. Talagang ma-enjoy mo. At masarap dito kung pwede na siyang kaliguan. Dahil sa ngayon, pinabawal pa nila yung pagpapaligo rito. So, ayan o. Sa likod ko, nakikita nyo, napakaraming tao dito. At maraming namamasyal. Biker, mga nag-oopsina, kabataan. Ang dami, ang dami. Papawisan ka dito. Papawisan tayo. At napakasarap ng ano. Masarap ng mainitan din kahit paminsan-minsan. Ayan. So, medyo
tahimik lang sila, tumitingin lang sa mga paligid. So, hanap tayo dito ng matastas na lugar, guys. Ito, sila yung ating decoder para makita nyo ang kabuuan ng beach. So, yan. Yan yung harapan ng phase 2. Tapos dito, sa pagitan ng Dolomite Sand tsaka Black Sand ay sarado. Mga authorized person lang ang nandyan. Tapos ako, dito lang ako sa boundary niya, sa seawall, nakatungtong. At kinocover ko lang yung area kung saan nandyan yung mga tao na namamasyal. So, ayan. Nakikita nyo kung gaano kalayo yon. Subukan natin isom yung siguro magmula dito hanggang doon sa rock formation ay nasa mahigit 600 meters o kaya 500. Kung hindi ako nagkakamali, comment below na lang kung may idea kayo. Ayan, isom natin. Ayan. Ayan yun ang rock formation. Ayan, nakita mo yung mga bata naglalaro. Ayan. Naglalaro sila sa buhangin. Yung iba naman na sightseeing lang. At nagpapalipas lang ng mga oras at panahon at nagsiselfie-selfie. Din walang maligo doon kasi huhulihin ka. Ayan. Ito yung kabuhan niya, yung white sand. Yan ang kabuhan ng white sand dito sa Manila Bay. So, kung nakikita nyo, masarap na rin siyang pasyalan kahit paano, malapit sa Metro Manila. Eh lang, crowded lang talaga siya. Crowded lang masyado at walang makakainan dito pag nagutom ka, lalabas ka. Pupunta ka sa mga establishmento doon sa tapat, sa 7-Eleven. So, guys, dito lang muna. Hanggang dito lang muna yung pagbablog natin at dudugtungan na lang natin ulit kapag yung area ng phase 2 to phase 3 ay pwede nang i-open sa mga publiko dito. Okay na rin dito, ilang crowded siguro, estimate crowd dito kulang-kulang siguro mga 1,200 or 1,500. Kung araw-araw ganyan karami ang tao, talagang dadami pa yan bago mag-December. Dadami pa kasi sa Metro Manila lang ay napakarami. So may gumagawa dito sa CR, medyo maingay. Kaya salamat sa patuloy nyo na pagtangkilik sa aking channel, Happy Climber Vlog.